Apektado ng mainit na panahon ng mga hayop, pananim at supply ng tubig sa ilang probinsya, may news to go si Athena Imperial. Dahil sa mainit na panahon, nagsimula ng mga matay ang mga isda sa Kawayan, Ilocos Sur. Ayon sa Fisheries Office, hindi maiiwasan ang fish kill tuwing mainit ang panahon. Pero nakadadagdag sa fish kill ang maling pag-aalaga sa mga isda. Kinukulang naman ang supply ng tubig ang Bangued Water District sa probinsya ng Abra. Ayon sa pamunuan ng Water District, epekto ito ng mainit na panahon. Kaya ang mga residente, tuwing gabi at madaling araw lang nagkakaroon ng tubig sa kani-kanilang mga gripo. Napipilitan silang gumising ng maaga para mag-ipon ng tubig. Ang ilan ng mga residente, bumili na ng mga tangke na pwedeng pag-imbakan. Ayon sa Bangued Water District, iisa lang ang kanilang water source na nagsusupply ng tubig sa mahigit 8,000 kabahayan. Napaaga naman ang mga magsasaka sa Gamu Isabela sa pag-ani ng kanilang mga pananim na palay. Putol na kasi ang supply nila ng patubig. Sinamantala na lang ng mga magsasaka ang sikat ng araw para ibilad sa gilid ng kalsada ang kanilang ani. Sinuspindi na ng Protected Area Management Board ang pag-akyat sa Mount Apo ngayong summer. Base raw kasi sa kanilang inspeksyon, tuyong-tuyo na ang mga halaman sa bundok at maaaring pagmula ng grass fire ang pagluluto ng pagkain o paninigarilyo ng mga mountaineer. Athena Imperial, GMA News.